Hi guys, welcome back to my channel. So this is the fourth episode for the VAT Exempt Sales and Transactions. Okay, so this is relatively shorter compared to the three videos. Okay, so this will conclude the topic under VAT Exempt Sales and Transactions. Okay, so let's start. So actually, the coverage of this video will be from sections 109S to 109BB of the tax code, okay, as amended. So let's proceed to the first one. So section 109S of the tax code. So section 109S provides that transport of passengers by international carriers doing business in the Philippines, the same shall not be subject to other percentage taxes as amended under RA 109378. Let's simplify. Of course, under our tax code, there are two types of common carriers. We have domestic common carriers. So, syempre, pag sinabi natin domestic common carriers, we pertain sa mga local companies. Okay? So, ang topic dito sa 109S ay hindi Philippine companies. Ang topic ay international carriers. Kagaya ng nasa picture, Emirates. So, hindi mo pwedeng isama dito si Philippine Airlines, Cebu Pacific, Negros Navigation. Okay? Ang pwede dito ay mga international carriers. Okay. So, pag international carriers, by the way, ha, we refer to both via air, via sea. Kaya, international air transport operation, including shipping operation. So, via air, via sea. So, ganito ang technique. Kung for passengers yan, as you can see, under 109S, it is VAT exempt. So if you go to America, okay, sakay tayo ng airplane kunwari, pero hindi Philippine Airlines, hindi rin Cebu, or in short, hindi siya Philippine Air Transport Company. So ang sasakyan natin halimbawa ay mga foreign international carriers. Basta pag international carriers, we pertain to foreign carriers. Halimbawa yan, yan ang sasakyan mo, kunwari Emirates. Let's go to America, sakay tayo sa Emirates. It's VAT exempt. So yung pamasahe mo, VAT exempt. At, pansinin mo to, hindi rin to subject sa percentage tax. Bakit hindi rin subject sa percentage tax, sir? Nakalagay mismo. So, pag transport of passengers by international carriers doing business in the Philippines, it shall not be subject to percentage tax also. Di ba itong binabasa natin, listahan ng VAT exempt? O, edi VAT exempt yan. Tapos, binanggit din niya, hindi siya subject sa percentage tax. Kaya kung international carrier ka, with respect to your transport of passengers, no business tax. Okay. Balik tayo. International carrier ka ulit. Mapa via air, via sea ulit ha. Pero this time around, we don't refer anymore to your passenger operation. Cargo operation naman siya. So, VAT exempt pa rin. Kasi nasa listahan ng VAT exempt under 109S. So, therefore, ganito yan. Kung international air carrier ka, international shipping carrier, yung transport of passenger mo, saka transport of cargo, walang VAT. Yung passenger, walang VAT, walang OPT. Pero yung cargo, tinan mo, pero yung cargo, oo, VAT exempt yung cargo. Pero, isasubject yan sa percentage tax, common carrier's tax on international carriers under section 118 of the tax code. Nasa listahan ng percentage tax yan. I-discuss natin yan in a separate video. So, I hope 109S is clear. Okay? So, ulitin lang natin si 109S, no? Ang topic natin dito, mga foreign carriers operating in our country. Mapa via air, via sea. Kung transport of passenger from Philippines palabas ng bansa,
walang business tax, walang VAT, walang OPT. Kung international carrier, mapa via air, via sea, cargo operation, walang VAT, pero subject later sa percentage tax under Section 118, known as common carrier's tax on international carriers under Section 118 of the tax code. I hope maliwanag si 109S. Ganun lang naman kasimple si 109S. So, matatakel na naman natin ulit to when we proceed to percentage taxes. I will be sharing to you the videos on percentage taxes starting May. Okay? Okay, next. 109T of the tax code. 109T. Pagbebenta, pag-i-import, pagpapaupa ng ano? Cargo o passenger vessels? Passenger or cargo aircraft? Okay? Including engine equipment and spare parts thereof. Ah, simplify natin. Pagbenta ng aircraft. Ito, pagbenta ng aircraft o pag-import ng aircraft o paupa ng aircraft. Tapos, pagbenta ng vessel. Pag-import ng vessel, paupa ng vessel, mapayan ay pang-cargo o pampasahero. O di ba ang klaro na yun ang ibig sabihin ng Section 109T? Pagbebenta, pag-i-import, paupa ng ano? Passenger or cargo vessels and aircraft kasama na engine, equipment, and spare parts thereof. For domestic man yan or international transport operation, si Philippine Airlines nag-import ng Boeing plane. Tama ba yung gamit ko? Yun ba yung mga bagong binibili ngayon? Ba't exempt yun? Kasi pag i-import ng aircraft, pampasahero, mapagagamitin man ni Philippine Airlines yan, Pilipinas to anywhere in this country o kaya from Pilipinas palabas ng bansa. Basta yan ay pagbebenta, pag-i-import, paupa ng vessel o aircraft, mapapampasahero o cargo. Gagamitin man yan locally or international, it's VAT exempt. Oh, yan yung 109T of the tax code. Provided that the exemption from VAT on importation and local purchase of passenger and or cargo vessel shall be subject to the requirements on restriction on vessel importation and mandatory vessel retirement program of Marina. Paano nang malalaman, sir, kung pasok dyan? Eh, if silent, pasok dyan. Unless otherwise stated in the problem. Okay? So, I hope maliwanag. O, nakadalawa na tayo kaagad. Medyo light lang itong episode na ito ng VAT exempt sales and transactions. Sandali ha, medyo. Okay, next. Pasensya na doon. Okay, next. Third item na tayo. Third item. Section 109U. Importation. So this is not pertaining to sale, ha? Importation to. Pag i-import ng fuel, ng goods, ng supplies. Nino? Sino nag-import? Ng persons engaged in international shipping or air transport operation. Pag sinabing shipping, yan yung via sea. International air transport operation. Hindi binanggit ito international carrier, ha? Binanggit dito persons engaged in international shipping. So, kasama dito ang mga domestic companies including foreign companies. Basta engaged siya sa international shipping or international air transport operation. So, si Philippine Airlines, merong foreign operation yan, di ba? Si Emirates kanina, natural foreign operation yun. Si Aboitiz, shipping, kung may international, pasok siya dyan. Pero ang topic dito, maliban sa sila ay engaged in international shipping or international air transport operation, ang pinag-usapan natin dito ay yung pag-i-import nila ng fuel goods supplies. Tapos, tinan mo yung nakalagay, provided that the fuel goods and supplies shall be used for international shipping or air transport operation. So, let me provide you a simple illustration. Philippine Airlines muna tayo.
Philippine Airlines. Daya mo, sir. Ba't di mo gamitin ang Cebu Pacific? Eh, yun na lang gamitin natin. Okay. Saka syempre, kahit papano, nakikinabang din tayo dyan dahil sa tayo ay frequent traveler dahil sa PRTC, courtesy of PRTC. Di ba? PRTC kasi kalat yan sa buong Pilipinas. Yan. Meron tayo sa Visayas, meron tayo sa Mindanao. So, meron tayo sa Mindanao, that's Cagayan de Oro and Davao. Visayas, that's Cebu and Bacolod. Then we have here in Luzon, we have Manila. Meron tayong Santiago City in Region 2. You have Cavite. You have Calamba. Yan. May mga partner schools din tayo. Dala Consolacion, Manila, sa Kamalolos. And yung kaibigan natin sa Naga, the Arts PRTC. O yan. So, ang dami yung pamimilian. Kaya dahil doon, madalas tayo nagka-travel. So, meron tayong VIP card sa PAL. So, yun na lang ang gamitin natin na illustration. So, balik tayo. So, halimbawa, Philippine Airlines nag-import ng fuel. O hindi lang fuel, fuel goods supplies. Tanong, aanhin niya yung fuel goods supplies? Sir, para sa kanyang international operation. Ah, VAT exempt. Case B, si Philippine Airlines nag-import ng ano, fuel goods supplies ulit. Ah, saglit lang. Aanhin niya yon. Sir, para sa local transport operation niya. Ah, VAT yun. VAT. Kasi nakalagay, provided that the fuel goods and supplies shall be used for international shipping or air transport operation. Thus, said fuel goods and supplies shall be used exclusively or shall pertain to the transport of goods or passenger from port in the Philippines directly to a foreign port or vice versa without docking or stopping at any other port in the Philippines. So, dapat yung in-import na fuel goods supplies talagang pang-travel niya abroad. Sir, kasi ano, Philippine Airlines papunta ng Amerika, pero bago nakapunta ng Amerika, dumaan muna sa, halimbawa, dumaan muna sa Singapore, okay lang yon. Huwag lang siyang papunta ng Amerika. Tapos dumaan muna sa Cebu, tapos punta ng Amerika, bawal yon. Kasi sabi niya, provided na yan ay nag-umpisa from Philippines directly to a foreign port without stopping to any port in the Philippines. Simple lang, di ba? Pag binasa mo, yung mga ibang, mga karamihan ng mga, o sige, mga ibang accounting students, ibang reviewees, CPA reviewees. Pag ganyan kahaba, parang tinatamad ng basahin, no? Tapos, kung minsan parang, pag di maintindihan, hayaan na. Pero actually, if you're going to really analyze it, napakasimple. Lagi ko nga sinasabi sa mga reviewees ko, estudyante ko, na ang tax ay hindi totoong mahirap. Kasi ang tax hindi ginawa para mahirap intindihin. Kanina nga lang, yun nga lang sa third episode, sir, gulo na natin eh. Ah, maliban doon. O, balikan natin ha. 109U. Pag i-import ng ano, fuel goods and supplies, nino, ng kahit sinong taxpayer na engaged sa international shipping, that's via sea, international air transport operation, mapapassenger or cargo, provided na yung in-import na fuel goods supplies ay gagamitin para sa kanyang international operation, mapayan ay local company o foreign company. Simple as that. That's section 109U. So, ulitin ko ha, pag ginamit yan local operation, matik yan, VAT 12%. Okay, so let's move to another section. Oh, madali lang itong, ano natin na to, episode. Final episode, diba? Okay, final episode. 109V of the tax code. Diniscuss ko to sa second video that I prepared, that I shared to you. Diba, nabanggit natin doon ang mga bangko. Kasi sabi natin doon, may mga, di ba tatlo ang business taxes? VAT, percentage, excise. So, the moment na na-percentage, hindi na pwedeng i-VAT.
and vice versa, di ba? Although pwedeng magsabay ang VAT saka excise. In-example natin doon, ano yung example na hindi siya VAT pero percentage tax? In-example natin doon, mga bangko. Ang mga bangko, hindi VATable. Bakit hindi VATable ang mga bangko? Nandyan mismo, 109B. Banks! Pati hindi bangko pero financial institutions. So, financial intermediaries. Halimbawa, EDT Credit Corporation. Oh, hindi ako bank. Credit Corp yun. Hindi bank, pero financial intermediary. Under this section 109B, hindi VATable ang EDT Credit Corporation. Okay? Pero, sabi ng 109B, tinan mo, pero subject yan sa percentage tax under 121-122 of the tax code. Kaya topic natin yan sa percentage tax eh. Under section 121-122. So, ganito isipin mo. Pag bangko, hindi VAT pero percentage tax. Pag hindi bangko pero financial intermediary kagaya ng mga credit corporations, hindi siya VAT pero percentage tax. At kasama sa financial intermediaries ang mga money changers and pawn shops. Okay? Ang money changers and pawn shops are financial intermediaries under the tax code. Liliwanagin natin yan pagdating natin sa percentage tax. Bakit siya intermediary? Financial intermediary. Pero, hindi kasama dito ang cooperative na credit. Ha? Kasi, na-discuss yan natin sa separate na video, di ba? Ang credit cooperative ay VAT exempt din, di ba? Maalala nyo? Pero, hindi subject sa percentage tax yon, kasi hindi niya sinabing subject sa percentage tax. Eto, ang liwanag o. Ang bangko, hindi VAT, pero percentage tax. Ang financial intermediary, hindi VAT, pero percentage tax. Ibang example ng financial intermediary ay money changers and pawn shops. So, hindi yan mga VATable, pero subject sa percentage tax. So, ang liwanag, wala siyang sinabi na kasama dyan ang credit cooperative. Kaya pag credit cooperative, walang VAT yun, walang percentage tax. Kung multi-purpose co-op, yung credit operation niya, walang VAT yun, walang percentage tax. Okay. I hope clear. Next section na tayo. Section 109W. Under the Magna Carta Law for Senior Citizens, as well as Magna Carta Law for PWDs, generally, sale of goods or services to them is VAT exempt. Pero hindi lahat, ha? Halimbawa, bumili si lolo ng alak. Pantanggal daw ng COVID-19. Hindi exempt yun kasi hindi ikabubuti yun ni lolo. Okay? Si lola bumili ng kiddy meal. Hindi VAT exempt yun kasi ang kiddy meal para yon sa mga bata. Unless yung bata ay PWD. Okay? So, we will cover or we will discuss okay, the items that are VAT exempt applicable for senior citizens and the items that are VAT exempt applicable to PWDs in a separate video. In a separate video. Okay? Sa VAT din na topic. So, makikita nyo yun sa pinost ko sa Facebook yung schedule kung kailan tayo mag-upload ng mga videos. Kaya, dito sa section na to, I just want to reiterate na generally, okay, sale to senior citizens and PWDs are not subject to VAT. As to what are the specific items na subject talaga sa VAT exemption, eh, i-cover natin yan sa separate video. Okay, so I hope maliwanag. Next section tayo, section 109X. Section 109X, VAT exempt and transfer of property pursuant to section 40C-2 of the tax code, okay, as amended, okay, upon effectivity of the train law. Kasi this is a new provision under the VAT exempt sale and transaction that took effect January 1, 2018. Ano ba, sir, ang ibig sabihin ng Section 40C2? Section 40, paragraph C, subparagraph 2.
It pertains to tax-free exchanges. Okay? It referred to those instances enumerated in the tax code that are not subject to income tax. So, these particular transfers are exempt from income tax, capital gains tax, doc stamp, VAT. Ano-ano itong mga to, sir? Una, transfer to a controlled corporation. Transfer to controlled corporation. Ano ibig niyang sabihin, sir? O, tinan mo ito. Transfer to a controlled corporation. No gain or loss. Kasi basically, this section is more on income taxation. Nasingit lang na pati VAT wala siya. Okay? So, no gain or loss shall be recognized in if property is transferred to a corporation by a person in exchange for stock or unit of participation in such corporation, of which as a result of such exchange, said person alone or together with others na hindi lagpas sa apat gains control of said corporation. Di ko na get, sir? sige, simplify natin. Si Sir Tabag nyo may maliit na pag-aari na lupa. May lupa si Sir Tabag. Hindi naman ganun kalaki na kalawak na lupain. Maliit lang naman. Etong lupa na to, itrinansfer ko sa pag-aari ng isang korporasyon na dahil sa ginawa kong yon, ako na naging majority shareholder. Nagets? Ako na naging majority shareholder. Kung dahil sa pag-transfer ko na yon, which as a result of such exchange, said person alone or together with others not exceeding 4, gains control of said corporation. Ang tawag mo dyan, sa income taxation na topic natin, purely stock transaction. Etong, kung yung transfer na yon ang naging dahilan kung bakit ako naging majority shareholder, then the transaction is exempt from taxes. And the other type of exempt transfer under this section is pertaining to merger or consolidation. No gain or loss shall be recognized if in pursuance of a plan of merger or consolidation, including value-added tax. Okay? That is section 109X of the tax code. Yan, we're almost done. Next, 109Y. This is also new under the train law. It took effect January 1, 2018. Additional to sa bagong changes sa tax code natin, okay, as brought about by the train law. Association dues, membership fees, and other assessments and charges collected on a purely reimbursement basis. Purely reimbursement. Kasi yung binayad mo na association dues sa condo, okay? O kaya sa mga homeowners, okay, association, gagamitin nila yun kasi magbabayad yung homeowners ng para sa basura, para sa ilaw, para sa gwardiya. Kaya siya on a purely reimbursement basis. By homeowners associations and condominium corporations established under RA 9904. Okay? So, yun lang naman. Section 109Y. Section 109Y. Effective January 1, 2018 lang ito, ha? 109Z. Sale of gold to the Bangko Sentral ng Pilipinas. Unang-una, ang binenta ay gold, ha? Pag hindi gold, vatable. Dalawa ang isipin mo dito, ang binenta gold. Pangalawa, ang pinagbentahan, Bangko Sentral. Sir, nagbenta ako sa iyo ng gold. Vatable. Of course, provided you sold in the ordinary course of trade or business, ha? Baka naman, alahas mo lang yan. Siyempre, in that case, the sale was not made in the ordinary course. Si X. Galit sa akin, kunwari. Kasi, isik yun nga. Ito naman tayo, nagbi-video.
Eh, alam mo naman ang mga girls pag nagtampo, di ba? Oh, bilhan natin ng jewelry. Yan, malilimutan lahat, di ba? Joke lang sa mga girls. Joke lang. Oh, bili tayo ng gold sa mall. Vatable! Bakit? Kasi ang example lang, pagbebenta sa Bangko Sentral ng Pilipinas ng gold. This is a new provision under the train law kasi bago mag-train law, ito ay zero rated. Can you follow? Zero rated yan dati. Sa train law, ginawa siyang VAT exempt. Oh, simple lang naman, di ba? Marami kasing makukulit na, limbawa, estudyante, tatanungin, eh sir, paano kung silver? Ah, ano naman? Nag-gold. Barilin kita dyan eh. Gold lang. Tapos sa Bangko Sentral, kung wala yung dalawang yan, kung hindi gold, and at the same time, hindi Bangko Sentral ang pinag-usapan natin, it's not VAT exempt, so it's VATable. Oh, patapos na tayo. Last two items. Second to the last item under this episode. And this will conclude our discussion sa VAT exempt sales and transactions. Sana memorize mo lahat yan, ha? Pag memorize mo lahat yung mga VAT exempt sales and transactions, at memorize mo mga percentage taxes and you are preparing for the CPA board exam, imposible namang di mo kakayanin ang business taxes, di ba? Sale of drugs. Binanggit ko to sa previous videos natin. Drugs, medicines in general are subject to VAT. Unless exempt under the law. Unless exempt under the law. Eh ano ang exempt under the law? Pagbebenta ng drugs, medicine sa mga senior citizens, kasama yun sa listahan eh. Sa mga PWDs, kasama sa listahan ng PWDs yun. Didiscuss nga natin later, di ba? Saka ito, 109AA. Kahit sino pa ang buyer, kahit sino pa ang seller, kung yung gamot na yan ay tungkol sa diabetes, high cholesterol, and hypertension, kahit hindi pa senior citizen ang bibili. Ah, case A. Senior citizen, bumili ng gamot na hindi ganyan. Exempt, senior citizen siya eh, pati si PWD. Okay, next. Pedro, bumili ng gamot, hindi ganyan na mga gamot. Eh, hindi naman senior citizen nor PWD si Pedro. Vatable. Case C, si Ana. Si Ana ay bata pa. Bumili ng gamot na pang-hypertension, VAT exempt. Pang-cholesterol, VAT exempt. High cholesterol, hindi pang-cholesterol ha, high cholesterol. And hypertension, yan, VAT exempt. Pero, this provision took effect only January 1, 2019. Last na tayo. 109BB. Tapos na natin to eh. Diniscuss na natin to sa mga first four videos natin. Okay? Di ba? Ang 109BB ay ganito. Magkano sales mo? Hindi lagpas 3 million, sir. Wala ka naman sa mga sections 109A to 109AA. Wala, sir. Hindi ako agricultural contract grower. Hindi ako dealer ng mga vegetables. Hindi ako dealer ng fertilizers. Hindi ako nagbebenta ng libro. Ang binebenta ko, sir, o gamitin natin yung illustration natin sa first video. Ako, sir, ay di ba engaged sa buy and sell ng laptop? Oh. So, wala sa listahan ng VAT exempt ang laptop, di ba? Magkano sales mo? Sir, hindi lagpas 3 million. Ayun, VAT exempt. Provided hindi ka nag-register under the VAT system. So, sir, ano ang business tax ko dito? Hindi VAT. Ano? O, na-discuss na natin, di ba? Section 116, 3% percentage tax. Bakit ka VAT exempt sa 109BB? Ang dahilan lang kung bakit ka VAT exempt sa 109BB ay dahil lamang hindi ka lumagpas sa 3 million na threshold. Okay? So, I hope maliwanag. So, kagaya ng sinabi ko, yung mga exercises, eh, ipapaubaya ko na yan sa inyo sa mga reviewers natin na libro. Okay. Importante na explain ko sa inyo itong mga to. So, I really hope you support also our books, ha? So, kung may mga kaibigan kayo nangangailangan ng libro at medyo nabasa nyo naman yung libro natin at medyo naniniwala naman kayo, di baka pwede nyo namang tulungan akong i-market yon. And of course, our
official YouTube channel, this channel of ours, so EDT Talks. So again, thank you very much sa mga nag-subscribe. I really hope you are learning, okay, sa mga sineshare natin na mga videos. After our online lectures, EDT Talks will actually share other videos, not related to tax, but to accounting, tax, business in general, and life in general that is related to accounting, tax, audit, and business. Okay? So again, so that concludes our topic on VAT exempt sales and transactions. Thank you very much. Again, stay home, stay safe, and God bless you all.